Okay, so what is up, guys? No, First Trader is back again with another Bitcoin update, no? As usual, as always, every day, no? So may nag-i-static dito, hindi ko alam kung naririnig niya, pero nadidistract ako sa kanya, no? So pasok na tayo sa charts, no? So una, review tayo dito, sinasabi natin na sa update kahapon. So we saw this pattern, it looks like it played out kahapon, and then at this point, nag-breakdown siya kahapon, di ba? So ngayon, para sa update natin sa kanya, is ito na siya ngayon, di ba? So sinasabi natin dito kahapon na i-retest niya itong blue line, and kapag mag-confirm to as resistance, makakita tayo ng continuation to the downside. So true enough, nung nag-test siya dito, at this exact point, nagkaroon siya ng rejection, di ba? So yan ngayon yung movement niya currently, no? So yun nga, kaninang madaling araw, at around 12, 11, 1, yan, ganyan, na-hit na niya yung target natin. So, if you shorted here, dito, approximately, magkakaroon ka lang. Tingnan natin kung dito ka nag-short sa breakdown point. Around 6% in profits ka. If you take profit dito sa area na to, kung naka 20x leverage ka, so 120% in profit ka. No? So, yun. Congratulations if nag-short ka dito. So, pero yun nga, katulad ng lagi ko sinasabi, huwag kayong maniniwala sa mga sinasend ko. No? So, yun, nakita natin, this double bottom pattern is now invalidated. So, might as well remove na natin siya para mabawasan yung mga kalat dito sa ating chart. No? So, alisin ko na rin itong malaking double bottom na to. Yan, alisin ko na sila, no? Oh, yan. So ngayon, yun na lang, para medyo malinis. Oh, ito, alisin ko na din to. Yan, na-hit naman niya. So target niya pababa, di ba? So yan. Currently, ang nakikita natin sa kanya is it is starting to go down. So bakit siya gumagawa ng ganyan? Bakit siya may mga wick sa taas? Kasi kung bubuksan ko si EMA Ribbon, makikita natin EMA Ribbon is acting as a good resistance. Dito pa lang, di ba? Nag-resist, may malaking wick, resist. Dito, hindi masyado. Pero dito, up and trying, nagkaroon siya ng malaking wick. Diba? So dito, nakita tayo ng parang same movement dito. Itong dalawa, para silang same movement. So if mga ulit to, katulad niya, malalaking wick, may wicks. Tapos may mga red candles. So possible na magkaroon ulit ng ganitong dip. O ganitong dumping. Kung ano man tawag niya sa ganyan. Basta meron niyang continuation probably. If hindi agad mare-reverse. No? So tingnan natin. Hawa, mabuksan ko naman yung ating normal na charts. What I am seeing here for this, is dito sa hourly is Confluence EMA20 at si VWAP. So, this could act as a good resistance, which is confluent nga doon sa sinasabi natin kanina nung nasa EMA ribbon tayo na indicator. No? So, yan. And then, looking sa ating RSI, we are seeing this potential bullish divergence for the bullish case scenario, no? So if this plays out, so possible nating magkaroon tayo ng pump to the upside. Maliit lang naman siguro, kasi maliit lang naman yung divergence in my opinion, no? So tingnan natin. Nandiyan na naman si static, naririnig ko na naman siya, nakakainis. So kung alam niyo kung bakit nagkakaroon ng static, i-comment niyo sa baba, no? Kasi disturbing siya. Yan. And if ilalagay ko itong Fibonacci dito, since this is the recent high for the very short term, alabas ko dito hanggang sa recent low, makikita natin na nag-resist na siya sa golden ratio. Diba? Ito yung high, and then ito yung golden ratio. Itong area na to, 786,618, nag-resist siya dyan. Saktong-sakto. Hindi ko alam kung bakit, pero nag-resist siya dyan. And then the last time na nakita natin yung ganyang resistance, kung iano natin sa bigger time frame, is dito. Probably, di ba? Fibonacci ito. Dito yung top. Dito yung lowest point. San ba? Dito. Yan. So, if that is the, ito yung ating lowest point, no? So, alisin natin to. So, this box is our gold. What the?
This blue box is our resistance area. So dito pala na-reject na siya. So yan, nagkaroon tayo ng downtrend. So it works sa higher time frame, nag-work din siya sa lower time frame, no? And kung makikita natin, every time na Bitcoin is trying to recover, ito, ang mapapansin nyo, ito, tumataas yung price, di ba? Pero volume is declining. Dito, tumataas yung price, pero volume is declining. Oo, meron ditong green candle, green volume na malaki, pero tingnan nyo naman yung wick. Ibig sabihin yan, rejection yan. So, kaya tayo nagkakamera ng continuation. So, ngayon ulit, tumataas ulit yung price, but the volume is declining. Diba? So, yun. Sana na-gets nyo. So, that is a divergence between the candlesticks and the volume, no? Kapunta naman tayo sa 4-hour time frame, makikita natin na meron din tayong rejection sa price, no? 4-hour time frame, labas ko to. Yan, meron nare-reject din tayo dito sa mas mataas sa time frame. So same din naman niya sa 1-hour time frame. And kung bubuksan ko to, alisin ko muna to para malinis tingnan. Yan. Update din natin to kahapon. So ngayon, 'di ba sabi natin kahapon, if we broke down in this symmetrical triangle, 'di ba? Beautiful symmetrical triangle. Pag nag-act as resistance to, which is it looks like now kasi na-reject siya dito, we can see this move to the downside. So saan yung potential natin na support? Of course dito. We can expect a bounce in this area. Siguro gawin natin box in this area. Yan. Possible dyan mag-bounce kasi meron siya dito. Support, diba? So, pero tingnan natin. If magkaroon to ng momentum, katulad na nangyayari dito, pwede nga yun nga, mag-trigger na siya ng breakdown dito sa ating pattern na to, no? So, yan. That is the 1 hour and 4 hours. So, medyo matagal na pala itong video. So, pasadahan natin ng mabilis itong daily, no? So, dito sa daily, dami-dami kong guhit, di ba? Pero nag-resist siya dito sa ating isa pang neckline. Ito, dalawa kasi yung ating head and shoulders. Yung blue, yan, yung blue, ito yung neckline. So, yung yellow, yung nauna natin, ito yung head and shoulder. So, dito nag-resist, dito na-reject siya sa dilaw. So now, if we close below this daily EMA 200, that would be the second time. So that will weaken this EMA 200 sa daily as a support. So tingnan natin, no? Kung makikita nyo, red candle, volume, okay. Pero doon sa red candle ngayon, red candle, increasing din yung volume. So that is supportive in dito sa ating price action, di ba? So yeah, yun lang. Tingnan natin. If magko-close ulit tayo dito, sa tingin ko, malaki na yung chance na magtuloy-tuloy, no? Para dito sa target natin na around dito. 35.4K for this yellow head and shoulders. For the blue naman, meron tayong target na 33.8K, no? Pero yun nga, we expect a bounce here around the 37.4 or 38K area approximately dito sa area na to. Kasi meron siya dito nga, may weeks naman siya dito. So, tingnan natin kung saan siya magbabounce. I-plot nyo ito sa charts nyo kung nakikita nyo dito. So, yeah. Yun lang. And if you learn something, if you may napulot kayong aral, click like, comment, subscribe kung pinanood mo na rin lang to hanggang dito sa part na to. Maraming salamat at happy Wednesday, no? Happy Wednesday, no? Yun lang. As always, if your profits and protect your capital. And, yeah, take your profits, protect your capital, cut losses without mercy lagi. Okay, so yun lang. Ito, gawin lang natin silang gabay, no? Huwag natin sila, huwag tayo mag-trade dahil may nakita tayong video sa YouTube or tweet sa Twitter o kung ano mang reference. So mag-trade tayo dahil alam natin na profitable yung position. Huwag tayong magtanga-tangahan na, magaling to. Hindi ganon, huwag kang maniwala. Porket tumatama, maniniwala ka na. Eh, paano pag sumaliwa? Eh, sisisihin mo yun kasi, eh, naniwala ko dito eh, kasi magaling to eh, tumatama ito, di ba? Ang kailangan mo sisihin doon, sarili mo, hindi yung pinaniwalaan mo. So, yun lang guys, happy trading. Let's go!